Alay, magandang araw sa inyo mga kapansait. Itago nyo na lang ho ako sa pangalang Dane. Actually, nickname ko talaga yan. Pero malayo naman ho sa tunay kong pangalan ere. Lalaki ho ako. Dane lang talaga ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Sir Paul, i-challenge kong ho kayo. Ibatanggin nyo nga itong intro ko. Kung kaya nyo ho, gawin nyo. Tignan nga natin mga kapansit kung kaya ba ni Sir Paul magbatanggenyo. Tignan natin. Balik tayo sa kwento. Malalakas mga asar yung mga kaibigan kong yun. Kapag ako ang huling darating, inuulit talaga nila ang denden. Basta mahabang story po. By the way, syempre, taga Batangas po ako. Kaya minsan sa kwentong to baka may punto. Kaya po bahala mag-ayos. Pakaintindi na lang po. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari humigit 2 dekada na po ang nakakaraan. Noong Baysanan po ang kaklase namin noong high school dito sa Batangas. Ang ibig sabihin po ng Baysanan, kasalan po sa amin dito. Kasalan sa Batangas. Isa pa, reunion din namin yun ng batch namin. Maraming handa, maraming kakatayin. Sa TikTok nga eh, tulya series daw. Kasi pag nagluto talaga dito, alam nyo po yung pangluto ng mga mangkukulama. Ganun talaga kalalaki yung kaldero ng mga taga-Batangueño. Tapos para pong sagwan yung pangsandok nila. Ganun po. Kaya talagang lahat ng bisita, tsibog-tsibog talaga. Kami pa naman ng mga kumpare namin, nakakabatch ko rin, milig sa okasyon at kainan. Kapag kasi may kasal sa amin sa Batangas, para po talagang pesta. Tulong-tulong kami sa pagkakate at pagluluto ng mga manok, baboy, baka, kambing. Minsan nga, bibipay yung niluluto namin eh. Basta depende sa trip. Alaik talaga. Sa handaan po sa probinsya namin, maraming iba't ibang baryo pa ang dumadayo para lang tumulong. Pati mga malalapit na kapitbahay, magdadala pa yan ng mga talihasi. Yung mga malaking nga pong lutuan namin. Yun nga po. Nauna na kami ng kumpare kong si Chawin sa paghahanda. Marami na agad kami nagtulong-tulong. 5 baboy at 20 manok po ang ihahanda. Tapos 2 baka yung kakatayin. Malaking handaan po talaga. Kasi ang lalaking pamilya ng 2 ikakasal. Talagang ang dami talaga. Parang 1 barangay. Ang specialty ko po sa pagluluto, bulalo. Ito nga rin yung paborito kong pagkain. Paborito ko kasi yung bonaro. Ako yung taga-ubos ng utak. Yung sinisimot. Yung sinusot-saut. Ito nga Sir Paul, subukan mong ibatanggin nyo. Tingnan natin kung kaya mo. Sabi ko kay Tita Eseng, yung nanay ng kaklase kong lalaki na ikakasal nga. Ako yung magluluto ng bulalo. Itchap na ako nila yung baka. Ako nang bahala. Pero ang sabi ni Tita, kami na daw sa kalderetang baka at minudo. Doon daw kasi sa bulalo, meron ang nakatoka. At itago na lang po natin siya sa pangalang Mandodong. Kailala raw nila si Mandodong. Base kay Tita, masarap daw talaga magluto yung matanda. Lalo na ng bulalo. Kaya sa kanya raw pinagkatiwala. Matagal na raw nagpasinta yun. Tsaka alam daw nila yung lasa ng bulalo ni Mandodong. Kaya nga lang, medyo matagal na raw itong nawala. Bigla nga lang doon nagpakita noong nalaman magpapakasal yung kaklase ko. Tapos eto, nung handaan na. Umuo naman ako noon. Pero syempre, na-insecure ako. Specialty ko yun eh. Ang sabi nga ni paring Charwin, tikman daw namin yung bulalo niya. Kapag hindi masarap, imamarites daw namin siya. Ako naman, syempre oo. Curious din ako kung ano bang lasa ng luto niya. Mas masarap pa talaga siya magluto sa akin ng bulalo? Malalaman ko. Sabi ko kay Tita Eseng, gusto kong panoorin kung paano magluto si Mang Dodong ng bulalo. Tinuro naman ni Tita Eseng kung saan siya nagluluto. Iniwan ko si Charwin noon. Ang sabi ko, sunod na lang ako. Busy naman siya eh. Pagkarating ko sa likod ng bahay, nagagatong pa lang si Mang Dodong ng kahoy. Nakaready na yung mga buto niya. Tataka pa ako. Kasi nakanda na yung mga bakay. Hiwa na sa kanya. Pero yung doon sa kabila, sa tapat ng bahay, hindi pa nagigilitan. Paanong may nakahanda ng karne na baka sa kanya? Ang bilis naman niya.
Tininog si Mang Dodong, saan niya ako nakuha yung mga buto ng baka? Ah, yung mga yan. Ambag ko yan. Para yan sa bagong kasal. Galing pa yan sa baryo namin. Especially yan. Malalaman na baka yan. Ako naman, patango-tango lang. Pero diskumpiyado talaga ako noon. Hinayaan ko na lang siya. Pinanood ko si Mang Dodong na magluto ng bulalo. Ganun na ganun din yung proseso. Parehas lang kami. Pero ang kinaibahan, merong siyang nilagyan at tanglad at ipapampampalasa. Hinanap ko siniluluto niya yung bias. Tinanong ko si Mang Dodong kung bakit walang bias. Ah, yun ba? Isusunod ko yun. Huwag ka mag-alala. Hindi na kasi kasya eh. Yun yung sabi niya. Tatlong oras pa kukuliin ng bulalo para lumambot. Same procedure kagaya nung sa akin. Yung usok pa lang nilumalabas sa kaserola. Katakam-takam na. Naglalaway na nga ako eh. Inilis si Mang Dodong yung sebo sa ibabo ng pinakukuloan niyang baka. Pagkatapos, isinunod niya yung gulay. Pero, katakataka ng kulay dugo po yun. Parang pula. Tumingin nga sa akin si Mang Dodong na masama. Inunahan niya ako. Parang alam niya kung anong susunod kong itatanong. Alam ko ang nasa isip mo. Iba ang bulalo ko, no? Iba kasi talaga ito kumpara sa mga typical na bulalo na niluluto nyo. Mas malinamnam at mas masarap tong sa akin. Malalaman mo mamaya. Nagkibit-balikat ako. Medyo mayabang talaga itong si Mang Dodong. Gusto kong antikman yung bulalo niya. Pero ang sabi niya, antayin kong kumulo at maluto. Maghintay daw ako. Bumalik ako sa nakatoka sa akin. Nagluto kami. Effort na effort talaga kami. Hindi kami nagtitipid sa rekado. Alam niyo naman yung mga Batangueño. Giliw na giliw sa pagluluto. Nalimutan ko na nga yung insecurity ko kami ng Dodong. Nalimutan ko na yung bulalo. Ang balanaks kami sa pagluluto. Lumipas po yung mga oras. Dumating na po yung groom, pati yung bride. Ang saya. Andiyan na ang bagong kasal. Kainan na. Pero bago yun, nagdasal muna kaming lahat. At pagkatapos, nagsimula na ang kasiyahan. Sinindihan na ang tugtugan, yung sayawan, yung mga chismisa ng mga nanay, yung mga naglalaro mga bata, siyempre inuman. At ang main event, ang kainan. Kami ni paring Charwin, 20 putahe agad ang tinigilan namin. Nagdala pa kami ng supot noon. Fan kasi kami ni Ate Sharon eh. Alam niyo yung kantang Bituing Walang Dingning? Comment kayo dyan kung gawain nyo rin to. At dahil busy ang lahat, nagbalot agad kami ng menudo at putsero. Kasi pag pinatagal pa namin yan, ubos na yun maya maya lang. At dahil nakakita pa kami ng masarap na luto, sinama na rin namin yun sa mga binalot namin. Di nagtagal, hinanap namin ni pare yung bulalo ni Mang Dodong. Naalala ko bigla eh. Ang sabi ni Tita Eseng, hindi mo na pinatikim yung bulalo. Paborito ro kasi ng anak niya yun eh. Yun daw muna yung unang titikim. Maski nga rin si Tita Eseng, hindi pa rin tumitikim. Kaya talaga na-curious ako. Dagdag pa ni Mang Dodong, dapat daw yung una raw titikim yung bagong kasal. Ako naman, doon na ako nagsuspecha. Lumipas po yung mga sandali. Lumala na po si Mang Dodong. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Bukod sa entrega nga ako doon sa bulalo na yun, kain na rin talaga ako. Mabuting at mabait si Tita Eseng. Pinagsandok na kami ng 2 mangkok. Palihim pa yun. Puro buto nga yun. May mga laman-laman. May mga iilang gulay. Tapos ang daming sabaw. Kumuha rin kami ng beer noon. Bago kami kumain, nagkatinginan kaming 2 ni Charwin. Minaalala kami. Kulang pala kami ng sausawan. Hindi makukumpleto ang pagkain ng bulalo kapag walang patis, sili at kalamansi. Aminin niyo mga kapansit, kapag kakain ng bulalo, hindi pwedeng mawala yung condiments na yan. Humingi nga kami ng patis, sili at kalamansi kay Tita Iseng. Pero patis at sili lang ang meron. Naubos daw yung kalamansi kanina. Siyempre, disumiado kami ni paring Charwin. Hindi kasi talaga kompleto yung bulalo kapag walang ganong sausawan.
Kahit takam na ako noon, tumakbo pa ako sa malapit na tindahan. Bumili ako ng 3 pirasong kalamansi. Pagkatapos, naglagay na kami sa platito. Inuna ko talaga sa kanin ng sosawan bago ang sabaw. Pasubo na sana ako noon. Pero, bigla ako nakaamoy ng hindi maganda. Ganon din si paring Charwin. Loh, ano to pare? Bakit amin mo lang sa... Oo nga ano pare. Tignan mo tong pinatakan ko ng sausawan. Parang pumanghi. Ang ginawa ni paring Charwin, yung sausawan namin na may pati sili kalamansi, nagpatak siya ng ganon sa 2 mangkok. At nagulat na lang kaming pareho nang biglang nag-iba yung kulay ng sabaw. Nagkulay pula. Napatras kami noon. Yung litid kasing nasa buto, biglang nangitim. Bigla nga rin tumama yung langaw noon. Dinapuan yung bulalo. Agad-agad, nagkagulo sa baysanan. Kitang-kita kasi na gumagalo pa yung bulalo. Lumutang sa sabaw ang isang daliri ng tao. Lahat ay nagulang tanga. Mainam at wala pang nakakakain ng bulalong yon. Agad namang pinahanap ni Tita Esing si Mang Dodong. Hindi na siya matagpuan. Nagkakagulo na po doon. Sinubukan niyang kontakin yung matanda eh. Pero wala na talaga. Mabuti nga at may mga kaibigan pulis yung kaklasikong yon. Kaya talagang pinahanap talaga si Mang Dodong. Pagkatapos po nung araw na yon, ito na po yung nakakatakot na karanasan ko. Nag-uusap kami sa telepono ni paring Charwin noon. Pinag-uusapan nga namin yung nangyari noong kasalan. Pero nahinto yun nang mapasigaw bigla ang lola ko. Ang sabi na, may nakita raw siyang taong umaaligid sa labas. Nakita niya raw yun sa bintana. Alas 9 na po noon. Kaya kapag nakakita ka ng ganon sa labas sa probinsya namin, talagang kakabahan ka. Lola, istaran niyo po yung bintana. Nako, huwag na po. Baka manliligaw ko yan eh. Nabigla lang ako. Sira ulo talaga yung lola kong yun. Mapagbiro. Byuda na kasi ng ilang dekada. Pero hindi ko siya pinakinggan. Sinarado ko po yung pintana at mga pinto namin. Baka kasi mamaya, magninako yun. Yung lola ko naman, kahit palabiro yun, hindi yung nagsisinungaling. Maya-maya pa, nakarinig kami ng maraming katok. Pagbuksan ko nga daw sabi ni Lola, ako naman, ewan ko, para ako nakaramdam ng takot noon. Kompleto naman kami sa bahay noon. Wala isa sa amin yung inaasahang may bisita. Yung kumakatok nga, kapag tinatanong namin kung sino, hindi rin tumatawag. Sa uli, hindi namin pinabuksan yung pinto. Pero yung isang kapatid ko na napakaubod ng saksakan ng kulit, binuksan yung pinto namin. Sinilip niya. Nabigla nga kami. Lumabas pa siya at nagsisigaw pa. Ala eh, matapang daw kasi mga Batangueño. Dapat daw hindi natatakot at walang inaatrasan. Ako naman nun, sumunod ako sa kanya. Pinapahilil na siya ng lola ko pabalik. Nang pabalik na kami, doon po sa may bubunga namin, nakita ko na merong malaking aso. Yung kapatid kong ulupong, sinaway-saway yung hayop. Kumanti nga ng tahol yung aso eh. Ang tapang. Ako naman nun, mabilis kong hinila yung kapatid ko. Dahil nasa taas nga siya ng bubunga namin at nakaharang pa sa pintuan, hindi kami nakabalik ng bahay. Tumakbo kami sa kabilang direksyon. Putya naman kasi, ang gusto ko, babae yung habol sa akin. Yung maganda tapos sexy. Pero ang ending, aso pa. Ayoko pa naman makagat nun. Sa pagtakbo namin, narealize kong nasa talahiban na pala kami. Wala mga bahay doon. Yaa talagang naloko na. Paglingon ko sa likuran namin, wala na yung aso. Hingil-hingil kami noon. Kaya nagpahinga na muna kami. Maya-maya, nakarinig kami ng mga angil. At tung mga sandaling yon, yung aso, nasa harapan na namin. Tumakbo ulit ako. Asama yung kapatid ko. Naghanap kami ng matataguan. Pawis na kami noon. Pero kahit na anong mangyari, hindi kami tumigil.
Yung kapatid ko nga na alay katapang-tapang kanina eh. Noong mga panahon na yun, akala mo ay batig na nagtititili. Puro salita lang pala. Ilang saglit pa, nawala yung humahabot sa amin na aso. Dahil doon, dahan-dahan na lang yung paglalakad namin. Hinahabol namin yung hininga namin. Nang di kalaunan, may babaeng lumitaw, kaputubad. Ako naman, nanlaki yung mga mata ko. Ano ka kung ginagawa ng isang napakagandang dilag sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng talayban? Magmamagandang loob sana nga ako sa babae. Pero nung magkalapit na kami, yung babae, bigla niya akong kinagat. Napakasakit ho. Sirit agad yung dugo. Para kong kinagat ng diablo. Napakasakit. Nagmarka agad yung kagat sa braso ko. Malimati na nga ako sa sakit eh. Buti yung kapatid ko, gumanti ng kagat doon sa babae. Napaaray din ito. Napitawan na ako ng babae noon. Nung mga sandaling yun, yung kapatid ko naman yung humila sa akin. Swerte naman ng mga panahon na yun, may nakasalubong kami mga tanod. Pinaghahanap pa rin kasi sa lugar namin ng mga sandaling si Mang Dodong. Nanghingi kami ng tulong sa kanila. Sinubong namin na hinahabol nga kami ng aswang. Este nung babae, nung aso, basta yun. Hinanap naman ng mga tanod yung sinasabi namin. Pero ang nakita lang nila ay yung mga bakas ng dugo hanggang sa nawala na ito. Tinulungan po kami ng mga tanod na makabalik sa amin na ligtas. Alalang alala sa amin yung pamilya namin. Lalo pa nang makita nila yung sugat ko. Grabe, hindi pala basta yung sugat na naiwan sa akin noon. Kasi yung bakas ng ngipin sa balikat ko noon, hindi lang basta-basta. Para kasing alalaki ng mga ngipin niya. Tapos ang dami pa. Hindi talaga normal ang ngipin ng tao yun. Hindi nga nagtagal, yung braso ko para po nagnaknak noon. Para po nabubulok. Napakabilis nga ng transition eh. Kaya sa kalagitnaan ng gabi, dinala po ako sa ospital. Ang kaso, wala pong bukas ng ospital noon. Ang layo pa rin kasi ng bayan eh. Ilang oras pa. Kaya sila papa at mama, nagdesisyon na dalhin ako sa albularyo. Pagdating nga namin doon, tama lang din yung desisyon namin na dalhin ako doon at hindi sa ospital. Kasi bukod sa walang kakayahang gamutin na mga doktor yung sugat ko na yun, kapag dolumipas pa ang ilang mga oras at hindi nagamot na may alam yung sugat na yun, baka raw tuluyang maputol yung kamay ko. Yung kumagat ako sa akin, isang aswang. Mabangis na aswang. Hindi raw typical na aswang kasi yung mga kagat doon na ito may lason na kung hindi ka raw papatayin, yung parte daw ng katawan na nakagat nito maaaring maputol. Kaya agad-agad ginamot ng albularyo yung kamay ko at sa kabutihang palad nagamot din naman po yun. Kinabukasan po, nagkaroon po ng tensyon sa barangay namin. Nagkaroon na raw kasi ng balita doon kay Mang Dodong. Salamat sa mga pulis sa kaibigan ng kaklase ko. Nung gabi raw kasing merong umatake sa amin, nagpunta raw sila sa baro kung saan nakatira si Mang Dodong. At nung madaling araw doon na nagsosurveillance sila, meron doon isang babae nagpunta doon sa bahay ni Mang Dodong. Sagutan daw ito. Parang may tama doon sa kabilang braso. Pumasok doon sa bahay ni Mang Dodong. Sinalubong naman doon ito ni Mang Dodong. At dahil kumpirmadong nandoon nga si Mang Dodong, itong mga pulis, pinuntan daw yung bahay. Kinatok, pinapalabas si Mang Dodong. Pero sila Mang Dodong, nagmatigas raw. Hindi raw lumalabas. Kaya itong mga pulis, persahan ang pinuksan yung pinto ni Mang Dodong. Kaso pagpasok nila doon, ang naabutan na lang nila ay nagkalat ng mga dugo. Bukas yung bintana. Mukhang doon yata lumabas sa bintana si Mang Dodong pati yung babae. At dahil gabing-gabi ng araw noon, hindi na raw po nila natagpuan si Mang Dodong. Doon po sa bahay ni Mang Dodong, may natagpuan sila mga kasangkapan sa pagluluto. Pagbukas nga ng frigider ni Mang Dodong,
Nagulantang pa yung mga pulis. Kasi sa loob nun, may mga bangkay ng tao na putol-putol. Na malamang sa malamang, yun yata yung sahog sa bulalong inihanda sa kasalan. Nag-imbestiga pa yung mga pulis at base sa napag-alaman nila sa mga kapitbahay ni Mang Dodong, anak niya rin yung babaeng nakita nila, yung kumagat daw sa amin. At base pa sa mga kwento, pinaghihinalaan daw na aswang yung mag-ama. Nakakuha nga rin sila ng larawan doon sa bahay eh. Pinakita doon sa kaklasiko. At base sa kaklasiko, na ikinabigla ng lahat, yung babae daw na anak ni Mang Dodong, ex niya. Na hanggang sa mga puntong yon, parang hindi pa rin nakaka-move on doon sa kaklase namin. Kaya dahil doon, nakakuha na ng motibo yung kapulisan. Paghihiganti ang pake ni Mang Dodong. Patuloy pa rin pong hinanap si Mang Dodong, pati yung anak niya. Ang kaso, hindi na talaga natagpuan. Mabuti nga rin, hindi na rin nasundan yung pag-atake sa amin ng aswang. Nagronda na rin kasi na madalas yung mga tanod sa amin, pati yung kapulisan. Malamang sa malamang, kaya kami ang pinuntirya ng aswang na yun, dahil kami ang nakaalam ng lihim. Laking pasalamat nga sa amin ang kumpare namin, kasi dahil sa amin, naligtas yung buhay nila. Mula po noon, hindi na po bumalik sa lugar si Mang Dodong. Maski yung anak niya na ex ng kaklase namin, ng tropa namin, at kahit hindi na po natagpuan yung mag-ama, natahimik naman po sa baryo namin. Napapaisip nga ako eh, saan kaya napadpad yung mag-amang yun? Nakakatakot kasi sila eh. Paano kaya kung may nabiktima sila? At paano kung nakakain kami ng bulalo na meron palang sahog na tao? Ano kaya mangyayari sa amin? Mamamatay ba kami? Magkakasakit? O magiging aswang kaya? Palagay niyo mga kapansit, ano nga kaya mangyayari sa amin? Hanggang dito na lang po mga kapansit. Muling paalala lang po, alay kong kakain ko sa mga pistahan, kasalan o handaan. Magbaon po kayo ng kalamansi. Tsako, bukod sa masasarapan kayo, may ililigtas po kayo ng gulay na iyan. Maraming salamat ho, alay. Hanggang sa muli po Sir Paul. Maraming salamat po. Thank you.